Karaniwang sanhi ng panlalabo ng paningin ang myopia o nearsightedness. Bata pa lang ay nagsusot na ng salamin sa mata ang teenager na sina Vince at Andrea. Pero problema pa rin ang tumataas na grado ng kanilang mata hanggang sa makahanap na po ng solusyon para hindi na sila magpa-opera. Narito ang kanilang kwento. 14 years old pa lang si Andrea pero ang grado ng kanyang mga mata ay nasa 700 na. Ito ay dahil sa pagkakaroon niya ng myopia o nearsightedness, isang kondisyon sa mata na nagdudulot ng panlalabo ng paningin. Grade 1 si Andrea na magsimula magsuot ng salamin sa mata. Ayon sa kanyang mommy Kim, nasa lahi nila ang pagkakaroon ng malabong mata. Ina-expect ko kasi mga middle grade pa siya bago magkakaroon ng myopia, yung mataas na grado ng mata. But I didn't expect na as early as grade 1 pala, pwede nang lumabo yung mata ng mga bata. Lahat kaming magkakapatid naka-glasses. Yung sa mga cousins din niya, majority rin naka-glasses. Ang panunood ng malapitan sa TV, madalas na paggamit ng gadget at pagbabasa ng walang sapat na liwanag ay ilan pa sa mga dahilan ng unti-unting pagtaas ng grado ng mga mata ni Andrea. It's like a camera out of focus. Parang everything is a blur na hindi mo makikita. Parang figures lang sila, outline lang. Siguro 5 inches away from my face. Matapos sumailalim ni Andrea sa screening, inirekomenda na magsuot siya ng myopia control lens. Malaki ang maitutulong nito para mapigilan ang pagtaas pa ng grado sa kanyang mga mata. 2 salamin na may myopia control lens ang ginagamit ngayon ni Andrea. Malay-malayo daw ito kumpara sa mga dati niyang ginamit na salamin na kailangan pa niyang palitan taon-taon. Hindi na gaano tumataas yung grado ko. Dati umakyat siya na siguro 100 more. Siguro about 25 to 50 na lang yung tinataas niya. Very interested ako kasi walang operation daw needed. It's just corrective glasses din na susuotin lang nung bata everyday. Talagang tinake ko yun. Kasi for me, as a mom, ayoko na i-endanger yung vision ng anak ko na ooperahan siya that early in life. That was a very good suggestion. Kung myopia control lens ang ginagamit ni Andrea, Ortho-K control lens naman ang ginagamit ng 15 years old na si Vince Alfred Reines. Nasa grade 2 si Vince nang magsimulang manlabo ang kanyang mga mata ayon sa kanyang mommy na si Marilu. Mula umano sa 130 ay umakyat na sa mahigit 200 ang grado ng mga mata ni Vince. Napansin namin siya nung grade 2 sa school, hindi na siya masyadong nakakapag-participate and hindi na daw niya nakikita yung mga nakasulat sa board. Kung dati, mga gantong distansya pa lang, hindi ko na talaga makita. Parang blurry na talaga. Solong anak si Vince kaya tutok si Mami Marilu sa lahat ng pangangailangan ng anak. Ipinatingin niya ang anak sa mga espesyalista sa mata at dito inirekomenda na ang pagsusuot ng Ortho-K lenses. Makakatulong ito para maagapan ang paglala ng panlalabo ng paningin ni Vince. Very convenient siya since ang ginagawa, gabi lang siya sinusuot. So habang natutulog lang siya, nakalagay sa eyes niya, yun lang ang preparation. And then the next day, pag tanggal niya ng lens, 20/20 na ang vision niya. Para kay Vince, malaking tulong daw sa kanya ang pagsusuot ng Ortho-K controlled lens. Lalo pat medyo active ang kanyang lifestyle at naglalaro siya ng tennis. Sina Andrea at Vince ay 2 lang sa halos 2 bilyong tao sa buong mundo na may nearsightedness. Pwede itong maitama sa pamamagitan ng maagap na pagsusuri at tamang paggamit ng salamin at special lenses.